Yun mga ka-raps, good evening sa inyo. So ito na naman si ate, panoorin natin kung anong gagawin. So naglagay siya ng egg yolks sa kanya strainer, ilan ba yan? Double yolk kasi sa kanila eh, so mga apat yan o limang itlog. Niluto sa pamagitan ng pagbuhos ng mantika at nilubog din pala niya. So napapaisip na naman ako kung anong gagawin niya. So kumuha ng cellophane, ano kaya gagawin niya dyan? Okay, so nilagyan niya ng noodles na dried pa. Yan, siguro pupukpukin niya yan, dudurugin niya. Kaya nilagay dyan. O yan nga, dinurog. Tapos, hindi naman durog na durog pala. Pwede mo naman baliin. Nilagay na naman sa imbutong pula. Sukatan niya yata ng timbang yun eh. Yan, tapos niluto. Parang laki may pansit canton lang ang pagluto niya. Tapos, ni-strainer lahat. Din-rain. Tapos, nilagay sa isang bowl. At nilagyan ng pampadulas. At syempre, hinalo-halo niya yan. Yun, okay na raw yun. Tinabi na. Tapos, sa isang wok, managlagay ulit ng mantika. Hinalo-halo para ma-mix. Nilagyan ng sibuyas. Ba, maraming sibuyas, ha? Nilagyan ng wangbu or bawang. Hinalo. At syempre, sili. Hindi mawawala sa kanya. O, diba? Sili. Sarap yan. Yan, tatlong yan. Okay na kagad yan pang gisa. Mabango na. Maanghang pa. Tapos, sinala niya yung egg whites. Ba't sinala? Tapos, sinalin din lahat. Ako po, nagsasala ako ng egg whites pag magpo-poach. Pero wag nyo, kasi may tubig yun, wag nyo isama yung tubig. Inasa strainer lang. Tapos ginisa niya itlog na egg whites at saka niya hinalo yung, teka, yung egg yolks. Ano kaya pinagkaiba niyan? Ba't magkahiwalay pa yung luto? Pero anyways, walang basta ganun trip. Pwede naman nating subukan, di ba, kung anong pinagkaiba. Ganun na lang po gawin nyo kaysa mag-feedback pa kayo ng mga pangit. Tapos nilagay niya yung noodles. Mas maganda yung ginagawa niya kasi ginagawa ng, natin dito sa Pilipinas. Kasi tayo pagkaluto ng pansit canton, tsaka natin lalagyan ng itlog, di ba? Sa kanya, tinimpla niya yung itlog. At ang ganda rin ang style niya, para mabalatan yung repolyo. Di ba? Ganyan. Parang bawas sugasin sa sanggalan. At yan, naglagay din siya ng siguro ano yung chorizo de Bilbao. Chorizo siguro yan o sausage. Basta kalahi nun. At ginupit-gupit na lang din niya yung onion leeks. Kakaiba naman pa rin style niya. Pero halata naman na masarap. Siyempre may seasoning yan. Matabang yan, di pa niya sinisison. Ayan na. Naglagay niya ng MSG siguro yan. O chicken powder, hindi ko alam. Pepper. Kundi yan oyster sauce, sabi ng isang follower natin. Ketchup manis. Which is masarap daw yung manamis-namis na maalat-alat. At hinalo-halo. Nakagutom, parang sarap gayahin. Ah. Parang masarap palagyan ng tinang kanin, no? Yun, tapos nilagay na sa plato. At syempre, titikman na yan. may kamatis at pepino pa. Yun, no? Raps ang raps, ah. Good evening!